Taong ito ay hindi pa kumakain ng karne sa loob ng 3 taon. Nakatoon siya sa deer na ito, at tinutukan niya ng baril, para maghanda sa pagkalabit ng gatilyo. At biglang may lumitaw na isang tigre, kaya nag-alangan siya sandali, dahil may pamilya pa ito. Ang lalaking ito ay nagpahayag ng kanyang pakikiramay at pagkatapos ay binaba niya ang kanyang baril. Sa sandaling ito ay nag-alarm ang kanyang telepono, at tumingin siya sa oras. Pagkatapos ay tiningnan niya ang palubog na araw, kaya siya at ang kanyang aso na si Sam ay umalis sa lugar na ito. Bakit siya nangangaso sa lungsod? Bakit siya natatakot sa araw noong lumubog? 3 taon na ang nakakaraan. Dahil sa pagsiklab ng pandemic, ang buong mundo ay nawala ng tao pati ang mga lungsod. Pagising niya sa umaga ay palagi siyang nag-eehersisyo. Pagkatapos si Sam at siya ay maghahanap ng mga bagay. At sa hapon ay nagpupunta siya sa istasyon ng radyo. Inaasahan niyang sa pamamagitan ng radyo ay makahahanap siya ng nakaligtas. Kung walang magawa ay nasa pakpak siya ng eroplano para mag-golf. Pagkatapos ay bigla silang nakakita ng deer. Hinabol ni Sam ang deer sa abando ng building. Patuloy na tinatawag ni Neville si Sam, dahil alam niya na maraming mga halimaw sa loob. Para sa nag-iisa niyang kaibigan, ay pinasok niya pa rin sa kabila ng panganib. Nakita niya si Sam pero parang may nakita siya. Napalingon si Neville at isang halimaw ang tumalon sa kanila. Tumakbo si Neville kasama si Sam. Tumalon si Neville sa bintana at ang halimaw ay nahulog kasama siya. Bilang resulta, ang halimaw ay agad na napatay ng sikat ng araw. Si Neville ay wala na sa panganib. Matapos malaman ang kanilang kinaroroonan, nagpa siya si Neville na manghuli ng isa upang pag-aralan. Kaya't naghanda siya ng bitag sa harap ng pintuan, at naglagay ng dugo bilang bitag. Pagkatapos ay hinintay niya na mahok ang biktima, hindi nagtagal may nahuli sa kanyang bitag. Bumagsak ang mabigat na sasakyan. Isang halimaw ang nakabalot sa isang itim na tela ang lumabas. Pag-uwi ay nagsimula si Neville sa kanyang eksperimento. Ang halimaw na nahuli niya ay isang babae. Inaasahan niyang balang araw ay magiging matagumpay ang eksperimento. At ang halimaw na ito ay magiging normal na tao. Ang halimaw ay nakahiga sa kama. Takot sila sa araw kaya sa gabi lang sila kumikilos. At sa isang oras na ang nakakalipas, nais niyang gamitin ang serum na kanyang pinag-aralan. Para ibalik sa normal na tao ang halimaw na ito, sa kasamaang palad sa hindi mabilang na mga eksperimento ay walang nagtagumpay. Si Neville ay namimingwit kung wala siyang gagawin, o pupunta sa record store para manood ng mga pelikula. Ang mga mannequin ay para niyang mga kaibigan. Pag-uwi naglalagay siya ng alak para matakpan ang kanyang amoy. Sa gabi ang lahat ng mga pintuan at bakal na bintana ay sinasarado niya. Pagkatapos ay magtatago siya sa bathtub, habang hawak ang baril, hanggang 3 AM lang siya pwede matulog. Sapagkat sa gabi ay aktibo ang mga halimaw. Kinabukasan nakita ni Neville ang mannequin sa record store sa daanan. Naten si Neville kaya tinutukan niya ang mannequin at binaril. Pagkatapos ang mga nakapaligid na mga gusali, hanggang sa kumalma siya at humakbang palapit, at nahuli siya ng katulad ng bitag ni Neville. Nahimetay siya at pagkagising niya ay gabi na, kaya dali-dali niyang pinutol ang lubad sa kanyang binti. Ang boss ng mga halimaw ay nakatarget na sa kanya. Pinakawalan niya ang 2 night hounds. Ang sinag lamang ng sikat ng araw ang kanyang tanging kalasag, at unti-unting nawala ang araw. Ang mga night hounds ay mabilis na sumugod kay Neville. Sumugod si Sam upang ipagtanggol si Neville. Nang malapit na makagat si Neville ay niligtas ulit siya ni Sam. Nang matapos ang lahat ay sugatan si Sam. Hindi na siya makalakad. Pag-uwi mabilis na tinurok ni Neville ang serum. Kahit na hindi niya alam kung gumagana ito o hindi, nakaupo siya sa sahig habang nakayakap kay Sam na parang sariling anak. Patuloy na nagdarasal sa kanyang puso na gumaling na siya. Dahil sa nagdaang 3 taon, si Sam ang nag-iisa niyang kaibigan sa mundong ito, habang hinahaplos ni Neville si Sam. Natuklasan niyang nagsisimula ng malagas ang buhok ni Sam. Nagsimula na rin magbago ang mga mata niya. Ang puso ni Neville ay buong nasira. Hindi na siya makilala ni Sam. Kaya sinakal niya na lang si Sam. Ang pagkamatay ni Sam ay nawala ng gana si Neville. Sa gabi ay nawala siya sa pag-iisip at pinatakbo niya ang kotse. Para banggin ang mga halimaw bilang ganti kay Sam. Itinulak ng halimaw ang kotse ni Neville. Nang malapit na siyang mamatay sa bibig ng halimaw, isang malakas na ilaw ang nagpaalis sa halimaw. Pagkagising ni Neville ay nasa kanyang bahay na siya. Mayroong 2 normal na tao sa bahay. Isang ina at ang kanyang anak. Narinig nila ang radyo ni Neville. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon sila ng pagkakataong mailigtas ang kanyang buhay. Sa gabi ay napansin ni Neville ang hindi pangkaraniwang paggalaw sa labas. Ang babae nang iligtas siya pabalik sa bahay niya, ay hindi nila tinakpan ang kanilang amoy. Dahil dito isang pangkat na mga halimaw ang dumating. Kaya agad niyang pinindot ang remote para sumabog ang mga bomba. Ngunit sa kasamaang palad ang mga halimaw ay masyadong maraming. Kaya nakapasok sila sa bahay. Dinala ni Neville ang ina at ang kanyang anak sa laboratorio. Sumunod ang mga halimaw at patuloy na binabasag ang salamin. Galit na tinulak ng boss ng mga halimaw ang kanyang mga bataan. Patungo sa pintuan ng salamin pagkatapos ginamit ng halimaw ang kanyang kamay. Gumuhit ng isang paru-paro sa salamin. At agad na naalala ni Neville ang dahilan. Mayroon ding paru-paro sa leeg ng halimaw niyang nahuli. Iyon pala ang asawa ng boss ng mga halimaw. Sa pagtatapos ng kwento binuksan ni Neville ang pintuan.
para ibalik ang halimaw na nahuli niya. Sa kabutihang palad, ang boss ng mga halimaw ay mapagbigay. Hinayaan niya silang makaligtas. Ang pelikulang ito ay madami ang ending. Ikaw mayroon ka bang alam na ibang